traz a lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer a maçã. Hoje é um dia. Alright mga kaibigan, natapos natin to ma-vlog itong jeep na to na army jeep. Ngayon, ang nagbuo kasi nito si Kapitan. Kapitan po siya ng ano dito sa ating lugar lang din. No? At ngayon kakausapin po natin. Nandito lang po siya sa ating likuran. Ngayon tatanungin po natin kung magkano na po ang inabot nito kasi nakakatakot po. Kasi yung mga parts talaga niyan ay wala na sa ganitong panahon. Ayan, maraming salamat. Ayan po, si Kapitan, siya po ang may-ari ng owner jeep na yan. At yun ang tawag lang, jeep ni Erap daw yan, no? Military jeep, M38. M38? Yes. Sir, paano mo nakita? Saan mo nakita yung sasakyan na yan, yung jeep na yan? Kasi wala na ngayon yan. Kasi sa Cavite, sa Amos, mostly may mga nagbubo ng ganyan. Kasi may samahan din kami yung Cavite Jeepers Club. Bali, binenta, parang sawa na siya. Ako naman nagpatuloy ng project. Nung time na yung binili mo, ano ba siya? Yung talagang gusgusin siya o ang dami pang ayusin? Hindi naman ganun gusgusin. In good state naman siya. Para may dinagdag ka na lang may siguro. Dinagdag naman. Katulad ng trailer, dinagdag ko yan. Oo. Bago yung mga canvas niya, pinagtang ko lahat ng bago. Bago naglagay ako ng winch. Naglagay ng kung mga iba pang accessories. Kasi yan, Kapitan, iniikot ko na yan. Yung gulong pa lang, kasi ganyang klaseng gulong, wala ka nang mahanap eh. Actually, sa meron naman, kaso mahirap. Sa parting norte, marami. Oo. Sa Bulacan, sa Nueva Ecija, yan, sa Tarlac. Marami silang mga, tinatago mga parts ng mga military jeep. Ayun. Oo, doon. Sa totoo lang, Cap, may hirap mag-preserve ng ganyang klase ng sasakyan, di ba? Maintenance. Oo, tama ka doon. Ano ba yan? Pinapatakbo mo sa highway? O pinapatakbo? Actually, nung dinala ko dito yan, dito sa mall, I just drove this my jeep in expressway. Huh? Yes. From Imus, Cavite, down here to Binyan. To Binyan. Yes, dinipe yan. Pero yung mga parts na yan, yung mga nakakabit dyan sa mga gilid, Kapitan, ikaw na rin nag-bumili niyan. Saan mo nabili yung mga yan? Kasi parang nag-match na doon sa mga parang... Actually, yung parts na yan, parang pang dyan talaga yan. So, hahanap ko lang talaga ng mga parts na kung saan may available na part-outs, lahat inaano nila inebenta. Bago papaayusin na lang, pipintahan, at para mailagay ng ayos kami sa atin. Siguro naman, Cap, itong bago mo ginawa yan, siguro nag-research ka pa rin ng mga yung mga gamit dapat na nakalagay yan. Sa YouTube, sa Google. Kung pinagmulan, dapat ilagay. Kung dapat ba talaga pang M38 kasi maraming klase ang jeep eh. Merong MacArthur, may High Hood, merong CJ3, CJ3A, marami, parang tinag mo lang eh. Pero ito isang klase, ito ay M38. M38 talaga yan. M38. Ayun ba yung sinasabi nila yung kapanahonan ng World War II? Yung mga kapanahonan ng mga Amerikano, bumalik na sila, iniwan mga jeep. Yes. Kaya nagiging jeep po ng Manila yan, no? Yes, yan yung pali actually, dyan nagsimula yung jeepney ng ating na nakikita natin sa mga kalsada natin. Ngayon ilan na? 10 seaters na, no? Sampuan. Mahaba na, 8, 10 to 12. Mahaba na, in-extend. Ayun, dagdag kaalaman sa mga... sa mga bagong mga first generation, second generation, di ba?
ang jeep na kapanahon ng Pananggiera yon. Yes, panahon World War II. Na-improve lang yon. Na-improve lang. Ayun, dito na tayo sa highlight natin. Alam, Kap, magkano po inabot yan? Wala, hindi ko naman talaga inaano kung magkano na nagastos yan. Basta kasiyahan ko na bumili ng mga parts na kung saan ay mabuo ko siya. Eh, yung presyo, hindi ko na inaano kung magkano siya. Pasensya na. Kung ano man yung nagastos yan, sa akin na lamang. Basta nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Okay. Pero walang ano ha, walang, hindi ka nagsisi na ginawa mo yan. Hindi, at ako very happy. Sa umaga na nga lang, gagawin ko, start ko lang yan, titignan ko lang. Talaga? Hindi ko naman ano, minsan walang magawa, iikot lang ako sa around the street, para mapatakbo lang. Oh, ganun. Ayan po, maraming salamat. Okay. Kap, ano po yung full name nyo? Raymond. Raymond. Kamama. Kamama. Ayan po, maraming salamat po sa pa-unlock, sir. Salamat po, dahil marami. Okay, salamat, bye-bye. Mga kaibigan, ito po ang pinaglalaban ngayon dito. Itong owner jeep, no, na mili, ano, army jeep. Wow. Grabe, ang ganda. Talagang original pa po. Pati gulong niya, oh. Wala nang ganitong klaseng gulong, mga kaibigan. Baka ito po yung mananalo ngayon, itong jeep na to. At napakaganda itong history nito, mga kaibigan. Itong jeep na to, nung time na Second World War na sa Maynila, yung kapanahon na ng mga Amerikano, may mga jeep kasi bago nila nilisan yung ano, yung Pilipinas pagkatapos ng giyera. Kaya yung mga jeep na ganito, iniwan na po nila. Kaya ang tawag na jeep ni Erap, no? Ito yung ginawa nilang pampasahero, pangdalawahan lang. Ayan, nakikita nyo ang upuan, no? Ayan, pangdalawahan lang po. Wow. At saka ganitong klaseng gulong, wala po talaga to. Di ka makakabili ng ganyan. Pero paano nila na-preserve yan? Pati yung ilalim, ang ganda po. At talagang pang-show siya, pang-show, no? At meron siyang carrier, ito. At meron kang mga dala-dala. Talagang ginastosan po talaga niya, no? Ayan. Wow. Ayan, kaya nagkaroon ng jeep sa Maynila, yung jeepney talaga. Ito yung nagpasimuno, kaya nauso yung jeep. Kaya nung time, pangdalawahan lang ang sasakay dito sa likod. Ngayon, makikita mo, 12-seaters, 15-seaters, may 18, no? Sa sobrang haba na po. Dito po nagmula itong jeep na to. Grabe, ang ganda. Ito po yung loob niya, oh. Alamang, mga kaibigan, baka ito yung mananalo sa show ngayon. Nakita niyo yung pedals niya, oh. Ganun pa rin ang dati niya, hindi niya nabago. Pati manibela. Tingnan mo yung manibela niya, mga kaibigan. Ay, grabe. At lahat ginagamitan ng ano, yung tent lang to, tent. Tapos ito, tela. At meron pa siyang toolbox dito. Yan. Pang-army talaga siya, pang-army. Wow. Galing. 2074-398 ang numero. Ayan, TP25 ang harap niya. Ayan, kompleto po siya, no?
talagang ginawan pa nila ng kapag ikaw ay nagkaroon ng problema na bulaho ka, itong kable na yan ginagamit. Ito yung siren niya. Dalawa. Napakalakas pala ito mga kaibigan pag ito ay pinagana. Yung busina niya. Yung vintage ulit ng ating ano, Volkswagen naman ito na part, no? Pero napakaganda, napakakinis, pati gulong. Pero yung mga gulong naman yan kakaiba, kasi gulong talaga ang una kong tinitingnan sa sasakyan, kasi yung mga ganyang klaseng gulong ay wala na pong mabibili. Paano niya na-preserve yan, no? Yung mga gulong na yan. Ayan. Ayan po ang ating Volkswagen. At meron siyang ano, yung top load. Ito yung kalaban ng ating Army Jeep kanina. Ayan, ikutin po natin ang ating vintage Volkswagen mga kaibigan. Ayan, yung Volkswagen natin. Aba, may carrier pa siya sa likod mga kaibigan, no? May case, suitcase, no? May maleta. Wow. Pero hindi naman siguro plaka yan. Parang ano lang yan, design. Oh, napakakinis po ng kanyang pintura. At silipin po natin sa loob.